Sa Oktubre na po inaasahan ng PAGASA ang pagsisimula ng La Niña na magdadala po ng matitinding ulan sa bansa. Pero ngayon pa lang, baha at pagguho na ang nararanasan sa ilang lugar sa Mindanao. At nakatutok si Joseph Moro. Ganito kalakas ang ragasan ng tubig kagabi sa Narciso Ramos Highway sa Lanao del Sur. Dahil sa tindi ng agos ng baha, stranded ang ilang motorista. Dalawang bata rin ang napaulat na nawawala. Ang matinding pagbaha nag-iwan ng makapal na putik sa mga binahang bahay. Ilang hayop din ang natagpo ang patay. Mayat-maya naman ang senyas ng ilang residente sa Kalamansig, Sultan Kudarat sa mga paparating na motorista. Napansin na kasi nila ang unti-unting pag-uho ng lupa sa bahagi ng bundok. Sa kabila ng panganib, may ilang pa ring sumubok at nagmadaling dumaan. Sakto naman, pagkalampas ng ikatlong motor, tuluyan ang gumuho ang lupa. Tabon yun. Wasak yun. Agad nagsagawa ng clearing operations. Kabi-kabilang landslide rin ang naranasan sa Tigbao, Zamboanga del Sur. Tulong-tulong ang Tigbao MDRRMO at ilang pulis sa paglilinis sa mga apektadong kalsada. Isang lalaki rin na naiulat na nawawala at posible umanong natabunan ng pagguho. Island na naman kami dari. Halos hindi na nakatulog ang ilang residente ng Barangay Lika Samlang Katabato matapos malubog sa baha ang kanilang bahay. Mahigit 2 oras umanong bumuhos ang malakas na ulan. May umapaw ring sapa. O kalsada na. Puno na sang tubig. Inabot daw ng ilang oras bago magsimulang humupa ang baha. Sa Tantangan, Cotabato naman, tila ilog na ang tinatawid ng mga sasakyan dahil nalubog na sa baha ang highway. Ganyan din ang naging sitwasyon sa Alabel, Sarangani. May mga ilang-ilang sasakyan dumaan pa rin, pero maraming nakamotor ang huminto muna. Ayon sa PAGASA, Intertropical Convergence Zone at Thunderstorms ang nagdulot ng masamang panahon sa Mindanao. Naurong naman ang posibilidad ng pagsisimula ng La Niña sa Oktubre hanggang Disyembre at posible magpatuloy sa unang quarter ng 2025. Patuloy ang babala ng PAGASA sa mas maraming ulang dadalhin ng La Niña sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.